baby, now let me warm you up. Baby, please, let me love you much. Come on, come on with me, baby. Oh, oh. Never ever leave without me. Oh, oh, oh. Baby, now let me. Pasaway ba talaga tayo mga Pinoy? Yan ang isang tanong na naman na pumasok sa isip ko. Bakit nga ba nasasabi ng iba na pasaway ang mga Pinoy sa panahon ng pandemya, gayong nasa ilalim na tayo ng GCQ na kung saan ipinatupad ng gobyerno na ang karamihan sa atin ay pwede nang lumabas sa kanya-kanya nating mga bahay? Kaya ba nasasabi ng iilan sa atin na pasaway ang mga Pinoy dahil parang bumalik na naman sa normal ang lahat? Naanimoy walang pandemya kumakalat? Yan ba ang basihan ng iilan sa atin? Kaya nila nasasabi na pasaway ang mga Pinoy? Dahil marami ka naman nakikita mga sasakyan sa daan? Mga taong naglalakad? Hindi kaila sa atin na dito sa Metro Manila ay sobra-sobra na talaga ang populasyon, lalo na sa mga barangay kung saan nakatira ang mga mahihirap at mga middle class. Kaya kadalasan, hindi talaga maiiwasan na dumami ang mga tao sa isang lugar katulad nitong palengke na madalas ay hindi na nasusunod ang social distancing. Pero sapat na nga bang dahilan yun para masabi nating pasaway ang mga Pinoy? Gayong karamihan sa atin ay walang kakayahan upang manatili ng matagal sa kanya-kanya nilang mga bahay. Nang dyan yung kailangan nating lumabas, dumiskarte, bumalik sa kanya-kanya nating mga trabaho. Gayong alam natin na hindi pa ganun kaligtas ang paligid natin. Pero marami sa atin na walang ibang mapagpipilian kung hindi ang lumabas upang harapin ang realidad ng buhay, ang gampanan ang kanya-kanya nating mga responsibilidad sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating bansa. Sa syudad kung saan naglalakihan at nagtataasan ng mga gusali, hindi natin maikakaila na kahit ang mga ganitong lugar ay lubhang naapektuhan din sa pandemyang kumakalat sa buong mundo. Hindi lang maliliit na negosyo ang apektado sa nangyayari sa ating paligid. Hello, good day, ma'am. Welcome to SM Mega Mall Safe Mall. We are now using touchless automation to keep you safe. Happy shopping! Kahit ang malalaking kumpanya, katulad nitong pangunahing pasyalan, katulad nitong mall, ay lubhang naapektuhan din sa pandemyang kumakalat. Ang lugar na dating masaya, maingay, at punong-puno ng buhay, ngayon biglang nanahimik, lumungkot, at tila parang nawala ng buhay.
kahit ang mga malalaking hotel ay lubhang apektado din. Transportasyon. Yan ang pinoproblema ng mga iilan nating mga kababayan na mga walang sariling sasakyan. Dahil limitado pa lang ang mga pampublikong sasakyan na pinapayagang bumiyahe, o kung meron man, ilimitado din ang pwede nilang isakay. Kaya ang iilan sa atin ay dumidiskarte upang matugunan ang kakulangan ng transportasyon, at yung iba naman ay napipilitang maglakad upang makauwi sa kanilang mga bahay. Tag-ulan na naman, mas papahirapan ito ang mga commuters. Pagod na nga sa trabaho, ay mas mapapagod pa ang maghanap ng kanilang masasakyan. Habang papalubog ang araw, ay ang pagsabay din ng pagdami ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan. At kasabay din dito ang lalong pagdami ng mga nagpupositibo sa virus. Kaya hindi natin masisisi ang mga medical frontliners natin na dumaing na ibalik tayo sa ECQ upang maagapan na rin siguro ang lalong pagtaas ng mga nagpupositibo sa COVID-19 upang makapagpahinga din sila, dahil isa sila sa mga nagtatrabaho na sobrang pagod para lang magampanan ang kanilang tungkulin sa ating bansa. Hindi ko rin masisisi yung mga taong ayaw na tayong bumalik sa ECQ, dahil sila siguro yung mga taong walang sapat na pondo, yung kailangan magtrabaho araw-araw para may makain at para may maipangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya pagdating sa ganyang opinyon, magkakaiba ang opinyon ng bawat isa sa atin. Siguro nakadepende yon kung anong mga nararanasan mo sa panahong ito at ang estado mo sa buhay. Pagsapit ng gabi, mapapansin mo rin ang malaking pagbabago ngayon dito sa Metro Manila. Dahil kung dati, kahit hating gabi na, eh marami ka pa rin makikita mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Pero ngayon, alas 9 pa lang, pero sobrang iilan na lang o bihira ang mga sasakyan na makikita mo sa daan. Hindi talaga mawawala ang mga iilang taong pasaway kahit sa sulok ng mundo. Kaya ang magandang gawin, eh ikaw na mismo ang mag-ingat at mag-alaga sa sarili mo at sumunod sa mga patakaran na ipinapatupad ng gobyerno. Matagal-tagal na rin tayong pinapahirapan ng pandemyang kumakalat sa buong mundo. Pero kailangan nating tanggapin na magiging parte na ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Magkaganon man, eh magpatuloy pa rin tayo sa mga kanya-kanya nating pamumuhay at patuloy na umasa at manalig sa nag-iisang Diyos Ama. Baby, please.